Okay, this is the second part ng ating video kasi napahaba na, sorry ha. So again, this is not financial advice. I'm just basing all of this in my personal experience. At hindi pa rin ako matagal na nag-i-invest sa MSTY. At konti pa lang yung aking shares dito. Ayan, so hindi pa ganoon kalaki. Pero hopefully in the near future, no, in the next 5 years, eh, mapalaki natin. All right. So ito ngayon, ina-assume natin, no, again, ang price ni MSTY ngayon, MSTY, ay $25.15. At i-assume natin na tayo ay bumili, initial investment natin, 50 shares at the cost of 1,257.50 US dollars. At ilang taon natin i-hold? 1 year. Okay. Ano ang yield niya sa ngayon? Okay. Ngayong buwan, no? Tingnan natin ulit para ma-remind lang tayo. Ito siya, oh. 92.59%. All right. So ito siya. Ang distribution niya, nagbibigay siya lagi ng dividend monthly. Okay, ngayon ang babaguhin natin sa ating gagawin, magde-drip pa rin tayo. Ibig sabihin, we will reinvest. Kaya lang, dahil monthly, meron ka namang extra money dyan at talagang gusto mong i-accelerate yung ano, yung investment mo. So mag-i-invest tayo monthly ng, sabihin na lang natin, 50 US dollars. Mga magkano yun sa Hong Kong? Mga ano yata, mga 400 Hong Kong dollars. Okay? So dahil yun ay 50 times 12 natin, ano siya? Okay, nagkamali na ako. Tama, 600, di ba? Ayan, 600 US dollars. Tingnan natin kung ano mangyayari. Yung unang video, no, hindi natin nilagyan ng annual contribution. Yun lang, iniwan mo lang yung 50 shares doon. Hinayaan mo lang siyang dumami, mag-compound na mag-compound. Tingnan natin ngayon ano ang mababago. Let's calculate. Okay. Now, tignan ninyo ha. Pag walang annual contribution, ang pera mo madodoble lang. Ngayon, halos 2.5 times 2.5%, no? More or less. Pasensya na kayo, mahina tayo sa math. So, ang total return natin ay 68.23%. So, ang annual, ganun din kasi per share pa lang yan. Eh. Ang annual dividend na matatanggap natin ay 1,267. Okay. So, parang medyo may konting ano to, may konting mali doon sa calculation niya kasi parang hindi niya sinama yung ano eh, yung monthly, nagdagdag ka ng halos 4 na shares, ano? So kasi the same lang ito eh sa dati. Pero anyway, gawin natin second year. Ayan. Tingnan niyo kung gaano ang difference. Sa dati nasa 10,000 lang 'yan. Ngayon 14,000 na ang shares mo. At ang annual dividend mo sa third year ay 6,928. Ang total na natanggap mo in 3 years time ay 11,345. Okay, laktawan na natin na 6 years tuloy. 5 years na kaagad natin. Ayan ang pagkakaiba. Oh. Halos 60,000 na yung shares mo. At ang dividend mo annually ay almost 30,000. So, ika fifth year, tignan natin, no? Again, let's divide 29,750.71 divided by 12. Ayan na. Ang ano mo? Monthly. Yeah, monthly na yan, ha? Monthly estimated na. Halos 2,500 US dollars. So, huwag nyo kalimutan, magta-tax kayo nyan. Ano? Bukod dun sa US tax, magta-tax kayo nyan.
Ayan. Okay, so hanggang dito lang tayo, no? At sana may nakuha kayo. Again, ha, uulitin ko muna bago ako magtapos. Ito ay ina-assume lang. Okay? Kasi dito, monthly, nagbabago ang share price. Monthly, nagbabago ang distribution or dividend na binibigay niya. Tumataas, bumababa. Oh. So ito, parang ang ginawa ng calculator, constant yung nare-receive mo. Kaya huwag mong asahan na ito talaga ang mare-receive mo monthly. No? Baka mamaya nangangarap ka na ng nagising. Ayan, ito yung potential na posibleng mangyari. Alright, so have a blessed day mga kaibigan. Pagpalain kayo.